Hi guys, so yung topic natin ngayon ay kung paano bumasa ng nota o tinatawag din nating sight reading. So ito ay part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, I suggest panoorin nyo muna. Okay? So yung nakikita nyo ngayon dito, ito yung isang technique para mas mabilis yung ma-memorize yung mga notes. Okay? So start tayo dito. So ito yung para sa right hand. So itong symbol na to, tinatawag yung G clef. O kaya treble clef. Yan. Okay? So dito sa taas, ito yung line notes. Ibig sabihin, yung mga notes na dun tumatapat sa mga linya. Yan. So para matandaan nyo yan, every good boy deserves football. Ulit, every good boy deserves football. O kaya sa iba, every good boy does fine. So yan, yung mga first letter niyan, yan na yung notes. So, E, G, B, D, F. Okay? So, yan yung mga notes na nasa line. Okay? So, itong G clef or treble clef, ito yung nasa right hand. Okay? So, clear yan ha. Tapos, yung mga notes naman na nasa space. So, tandaan nyo lang, F, A, C, E. O kaya face, yung mukha. F, A, C, E. So, yan na rin yung mismong note name. So, mas madali rin yung tandaan. Okay? So, ulit, ito yung treble clef or tinatawag din nating G clef. So, yan yung para sa right hand natin. Okay? So, para naman sa left hand natin, ito yung tinatawag na F clef. O kaya, bass clef din. Yan. O kaya ito. So, pareho lang yan. So, dito sa taas, ito yung mga notes na tumatapat doon sa lines. Okay? So, yan ay G, B, D, F, A. O kaya, para matandaan nyo, greedy, big, dogs, fall asleep. Ulit. Greedy, big, dogs, fall asleep. G, B, D, F, A. Okay? Tapos, sa mga nasa spaces naman, meron tayong apat. So, sa left hand pa rin yan. All cows eat grass. All cows eat grass. So, A, C, E, G. So, mamaya papakita ko sa kung saan yan sa keyboard. So, ulit, ito ay para sa right hand. Ito naman ay para sa left hand. Yan. Okay? Pero kung gusto nyo makatuktok lang, so enough na kahit na ito lang yung aralin nyo. Normally, may makikita na kayong ganyan, tapos may chords lang sa taas. So, makakatugtog na kayo nun. Yan. So, tinatawag din yung piano lead sheet o kaya fake book. Pero kung gusto nyo matuto ng classical, makatugtog ng classical, so, mas magandang aralin nyo rin ito para sa left hand kung paano bumasa nito. Yan. Pero yung focus natin dito, yung G clef lang, or treble clef, ito lang, para lang sa right hand. So, yung mamaya may mga exercises tayo para doon. Okay? So, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, ito yun. Yan. So, hindi natin siya i-discuss dito. Ang gagamitin natin, C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Okay? So, may discuss pa natin yan later. Ulit. Okay? So, ganito naman yung mga note names sa keyboard. Ayun, so ipinakita ko nga kanina. Pero unang-una, kailangan nyo munang makuha yung middle C. Kung saan yung middle C. Okay, so itatabi ko na ito. Kung gusto nyo, screenshot nyo na lang or google nyo na lang ito, may makikita naman kayong ganito. Napin nyo na lang music notes, mnemonics. So yun, makikita nyo yan. Okay? Yan. So bago tayo mag-start, sa mga notes naman sa piano or keyboard. So, hanapin nyo muna kung saan yung middle C. Okay, so saan nakita. So, yung pag 88 keys yung keyboard nyo or piano nyo, normally pagka acoustic piano, 88 keys yan. So, yung middle C, yung pang-apat na C. So, ano ba dito yung C? Pag tinignan nyo to, meron yung groups ng dalawa. Tapos groups na tatlo.
groups ng dalawa, groups ng tatlo. Ganun din dito. Groups ng dalawa, groups ng tatlo. Paulit-ulit lang yan. So, yung C ay bago yung groups ng dalawa. So, hanapin nyo muna yung groups ng dalawa na black keys. So, ito. Nakita ko na yung black keys. Tapos, yung before niyang groups ng dalawa. So, ito yun. C. Yan. Okay? So, yan. Yung middle C daw ng 88 keys, yung pang-apat na C. So, hanapin nyo na lang yung, bilangin nyo na lang sa dulo. Hindi ko mapakita sa camera, sa video yung ano, lahat eh. Pero ito yung pang-apat. Kasi gamit ko ngayon 88 keys. Ngayon, kung 61 keys lang yung gamit nyo, minsan yung mga portable keyboards, normally 61 keys lang yan. So, yung pangatlong C, yan yung tinatawag nating middle C. So, bakit ba importante makuha or malaman yung middle C? Kasi yung right hand natin, normally, magsa-start yan, tumuktog, or normally, tumutugtog yung right hand natin dito sa middle C pataas. Tapos, yung left hand naman natin, normally, middle C pababa. Pero depende yan. Depende. Pero usually, ganyan yung nangyayari. Okay? So, yun. So, sana makuha nyo itong middle C. Okay? So, ngayon, alam nyo na yung middle C. So, ulitin natin yung kanina, yung mga note names. So, C, D, E, F, G, A, B, C. So, ulit lang yan. So, ulit. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Tapos, yung mga black keys naman. So, listen muna ito. So, yung mga black keys naman. Yan. So, depende ang tawag dyan. Kung pwede siyang tawagin sharp o kaya flat. For example, itong note na to. Oh, ito na lang para kita sa ano. Okay? So, itong note na to, pwede siyang tawagin G sharp. Kasi, ito yung G, tapos tinaas siya, so sharp siya. G sharp. O kaya, pwede rin siyang tawagin A flat. Kasi ito yung A, di ba? C, D, E, F, G, A. Tapos A flat. So, kung natatandaan sa mga previous lessons ko, pagka tinatawag na flat, ibig sabihin pababa. So, pag sabi natin A flat, ito yun. Hindi na siya ito. Ito na talaga yun. Pag sabi natin G sharp, hindi yun ito. Ito yun. Okay. So, yan. So, alam nyo na kung ano yung tinatawag na sharp o kaya flat. Okay? So, yan din minsan kaya sa mga singers, sinasabi, oh, flat ka o kaya sharp ka. So, yun na ibig sabihin. Pag sinabing flat, ibig sabihin medyo mababa. Pag sinabing sharp, ibig sabihin medyo mataas ng konti. Okay. So, ganito yung symbols niyan. Pag sa mga pyesa, makikita nyo yung sharp. Ito, ganito tsura. Para siyang hashtag or pound sign. Or pound nga ba? Or siguro isipin nyo na lang para hashtag. Okay. Tapos yung flat naman, ganito, parang letter B na small letter. Kita ba yan? Para letter B na small letter. Tapos yung natural naman, ganyan. Ibig sabihin na natural, normally yung natural nasa white keys, parang ibabalik ka dun. Okay? Yan. So pagka nasa pyesa, ganito yung tsura. D, for example, yan, D sharp. Ganyan siya. So ano ba yung D sharp? Ito yung D, di ba? Tapos sharp, pag sinabi sharp, pataas. Ito. O, ngayon, D natural. So, balik kayo dito. Tapos D flat. Ano ba yung D flat? So, ito yun. Yan. Okay. Pero ang mas tama pala ito. Kasi nasa ano tayo? Nadudun siya sa may bandang taas. So, ito siya. So, ulit. D sharp, ito. D natural. D flat, ito. Yan. Tapos ito yung mga note names. So yan, sana tatandaan nyo. Basta po, ulit-ulit lang yan. Tapos sabi ko nga kanina, yung mga black keys, pwede din siya tawagin sharp o kaya flat. Depende kung parang saan ka galing o kaya kung yung reference point mo. So kung makikita nyo itong C, C sharp, yung C sharp ay pareho lang ng D flat.
Okay? So yun, so sana na nagigets nyo. So balikan natin ulit itong parang guide natin. So try naman natin i-apply dito sa keyboard o hanapin dito sa keyboard. So try natin dito sa una yung mga notes na nasa lines. Yan. E, G, B, D, F. So, di ba? C, D, E, F, G, A, B. C. Babalik ulit sa C. So, paano ulit matatandaan yung C? Katabi nitong dalawa. Dalawang black keys. So, ito yun. Okay? C, D, E. So, ito yung E. Ayan. Yung E. Tapos G. Ito. B. D. Tapos F. Nakuha ba? O, ulit. E, G, B, D, F. Okay. Tapos yung mga notes naman na nasa space. Yan. F, A, C, E. So yan na mismo yung notes. F, A, left. F, A, C, E. Okay? Yan. Yan. So, sana na nagigets nyo. So, sabi ko nga yung focus natin dito, ano lang, sa right hand lang. So, itong sa may left hand. So, for now, siguro enough na yung alam niyo yung mga note names. Pwede niyo naman hanapin yan dito din sa keyboard. Okay? So, ngayon, yung wala dito na I think medyo ginagamit din palagi, yung D at saka C sa baba. So, ito yun. Saka ito. So, mamaya may mga exercise tayo. So, pwede ko naman pakita ko nasaan yun. Yan. So, ito yung C. So, wala kasi siya, hindi na siya naisama dito sa line notes at space notes kasi siguro wala naman talaga siya sa line at saka wala naman siya sa space. Pero ito yung tsura ng C. Ganyan. Nasa ilalim siya. Nasa ilalim siya. Tapos meron siyang isang maliit na line. Yan. Kasi baka mamaya pag nag-exercise tayo, tapos sabi nyo, ano yun? Bakit wala sa guide? Tapos yung D naman, ito yun. Kita nyo ba? Yan. Yan naman yung D. So, kung sa keyboard, dito siya. Ito yung C. Ito yun. Tapos, yung D. Ito. So, yung pag dinugtog natin yan. Yan. Okay? Tapos, meron din dyan. Ito. Wala rin kasi dito sa guide kasi baka may hanapin yun. Pero I think medyo normal pang ginagamit itong notes na to. So ito pang isa. So tinatawag din itong G. Yan. So ito yun. Yan. So yung pinaka last na nasa line. So di ba ito yung F, di ba? Ito yung F. So, yung susunod niya ay G. Yan. Okay. So, yan. Sana tatandaan nyo. Actually, madali lang din naman. Yung C, madali lang matandaan yan kasi mag-isa lang siya dyan. Tapos, yung kasunod niya, mas mataas ay D. Tapos, ito, pagka alam nyo na yung F, so G na yung sunod. Okay? So, bago tayong mag-try ng exercises, so, tingnan muna natin kung paano natin i-apply itong guide natin. Ayan. So, sana nakikita nyo. So, ito yung pang-exercise natin. So, kung makikita nyo, may mga notes tayo na nasa space. Meron din notes na nasa line. Okay? So, itong una, saan ba siya makikita dito? So, nandito siya. So, nasa space. Yung notes ay nasa space. Ayan. So, nandito siya. So, siya yung A. Tapos yung second note, nasaan siya? Nasa line.
So, tingnan natin dito. Ayun siya. Okay? Tapos yung third ay nasa space ulit. Yan. So, saan siya? So, ito. Tapos yung fourth ay nasa line. So, ito. Okay. So, ngayon, dahil alam natin na ganun siya, so, mababasa natin siya. A, G, F, G. Okay? So, nagigets niyo ba? Susundan niyo ba dito? So, yung next naman, so, ito ay nasa space. So, hanapin natin siya dito. So, ito siya, A. Yan. Tapos, ito ay nasa line. So, hanapin natin siya dito. So, ito siya, B. Yan. So, yan, malalaman nyo na kung ano yung note name. So, dapat talaga sa ulo nyo to. Pero pagka tumutugtog kayo, minsan kahit na hindi nyo na isa-isahin yan, basta magkakatabi, minsan pagka tumutugtog kayo, tapos alam nyo magkakatabi naman. So, ma-imagine nyo na na yun yung susunod na note. Dito, based dito sa pwesto ng daliri nyo. Okay? So, ngayon, try natin ibahin yung exercise. Bale, i-post nyo tong video na to, tapos try nyo to sa sarili nyo lang. Okay? Tapos later, i-compare natin. Sige, i-post nyo na. Okay. So, ngayon, i-compare natin. So, mag-metronome ako. So, mas okay din kung naka-metronome kayo. Especially for practice. Set nyo lang sa 70 for now. Sa first exercise natin, try natin sa second. Okay? Sige, pause nyo na, tapos try nyo. Compare natin. So, tingnan nyo maigi to kasi meron na siyang sharp sign. Meron siyang sharp sa F at saka sa C. So, yung lahat ng line na yan at saka lahat ng space na yan, pag tumapat yung note na yon magiging sharp. So, hindi na siya ito. So, ito na siya. C sharp na. Hindi na siya ito. Hindi na siya F. F sharp na. So, kahit sa lower octave, ito na yun, tsaka ito, kahit yung mas mababa. Okay? Ayan. Sige, pause nyo na, tapos try nyo. Okay, so compare natin. So, ganito lang yung video na to. So, I hope may natutunan kayo. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!